Kumpara sa NATO, hindi masyadong malakas ang mga air defense systems ng Ukraine. Ganun pa man, hindi pa rin makaporma ang mga eroplano ng Russia sa Ukraine. 3 months na pero hindi pa rin makakuha ng air superiority ang Russia kahit mas marami silang eroplano kesa sa Ukraine. Pinagyayabang pa naman dati ni Putin na magaling daw ang mga piloto ng Russia, kaso puro palpak pala. Sobrang daming mga eroplano na ng Russia ang napapabagsak ng Ukraine. Kaya naman, hindi nakapagtatakang takot nang magpalipad ang Russia ng mga eroplano para atakihin ang Ukraine. Kaso no choice na sila dahil nauubos na rin ang mga missiles ng Russia. Pero hindi lang missiles ang nauubos. Pati ang mga piloto ng Russia ay nauubos na din. Nalaman ng Ukrainian intelligence na maraming mga piloto ng Russia ay retired na. Marami sa mga piloto ay matanda na at matagal nang retirado. Sa sobrang daming eroplano ng Russia na napapabagsak ng Ukraine, napipilitan na si Putin na palabanin ang mga retired na pilots ng Russian military. Paubos na ang mga bagong piloto ng Russia. Kaya naman, sobrang palpak talaga ng ginawang paglusob ng Russia sa Ukraine. Talagang nilalampaso ng militar ng Ukraine ang Russian Army. Kaya paniguradong pagkatapos ng gera ay sobrang liit na lang ng militar ng Russia. Dekada ang kailangan ng Russian military para makabalik sila sa dati nilang lakas. Bukod sa oras, kailangan din nila ng pera. Kaso dahil sa mga sanctions na pinataw sa Russia, pabagsak na ang ekonomiya nila. Kaya naman talagang mahihirapan ang Russia na maging malakas ulit. Ang Ukraine naman ay siguradong pagkatapos ng gera ay magiging sobrang lakas at sobrang maunlad dahil magiging parte na sila ng NATO at European Union. Bigo si Putin na makamit ang lahat ng mga gusto niyang mangyari, kaya sobrang palpak talaga. Ayon sa NATO Secretary General na si Jens Stoltenberg, hindi daw nakakamit ng Russia ang mga strategic objectives nila sa Ukraine. Tumigil na daw ang major offensive ng Russia sa Donbas. Hindi daw nakuha ng Russia ang Kyiv